Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. In this video, matututunan mo things na dapat mong malaman or dapat mong i-consider bago ka bumili sa stock market. Yung dito na sinasabing third largest telephone company. So how is Dito Telco related to Dito CME, which is the stock listed in the stock market? So ito yung nakalista sa stock market or Philippine Stock Exchange Index, yung Dito CME. So ano ba yung business ng Dito CME? Balikan natin yung Dito CME, yung story niya. Noong March 19, originally, mining company siya. Tapos naging ISM Communications Corporation siya. As ISM, the company was engaged in information technology, multimedia telecommunications, and other similar industries. So, noong March 6, 2020, the SEC or Securities and Exchange Commission approved the change in corporate name sa Dito CME Holdings Corporation. Ano nga ba yung mga business ng Dito CME? So, una yung Udena. So, under ng Dito CME, as of February 2019, yung Udena Corporation, 35%, Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corporation, which is yung C sa stock market, 25%. And yung China Telco, 40%. That makes 100% sa business ng Dito CME. So sa Udena Corporation, ano yung nandito? Ipipaste ko sa description yung mga reference ng or links na pwede niyong puntahan. So sa Udena, ito yung mga business niya. Oil, gas, and retail. Shipping and logistics. Education. Food, gaming, and tourism. Property development and management. Infrastructure development. So Udena, Dito, Telco, ISM. Yun nga yung dating pangalan ng Dito CME. ISM. So, ipopost ko rin yung Udena group na ito. Nakita ko to sa Facebook. So yung Dito Telecommunity pala, under siya ng Udena Corporation, which is 35%. 25% ng Dito sa Chelsea Logistics naman. And 40% sa China Telco. Kaya kung napapansin nyo yung Dito Telco and Chelsea, sabay silang umangat sa PSEI eh. Puntahan natin yung Investagrams. Dito, eto siya. Way back nung March, palitan natin to ng 1 month. So yung Dito Telco pala, under siya ng Udena Corporation. And yung Udena Corporation naman, under siya ng Dito CME. So yung Dito Telco, na-approve siya for a 25-year franchise. So ina-expect ng Dito ay mag-uumpisa na mag-ooperate ng March 2021. So, ayon sa NTC Technical Audit, matatapos yan by January 2021. So, inaasahang makakapagbigay siya ng 27 Mbps speed requirement. O kung hindi, mapo-forfeit nga yung franchise niya. So, ito yung magandang tanong. Magkakaroon kaya ng Dito Telco stock? So, kasi sa ngayon, yung nasa PSEI nga or sa stock market is yung Dito CME. So, yan yung dapat nating abangan.